First Corinthians 15:58. Ito na po ang ating text. First Corinthians 15. Ito po natin. Dali na natin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast in the immovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Lord, ito, Lord, kayo pong para sa pag-aaral. Kausapin po kami, ang bata, ang matanda, Lord, na rin po kita namin sa aming pag-aaral sa this time play. Amen. First Corinthians 15 ay second to the last chapter. Okay. So last week, last so binitin pa natin ito, para kaya hindi na natin. So introduction natin yan, kung sinabing commitment, ito ay yung the claim of sincerity, steadfast fixity of purpose. Ibig sabihin, pag sinabi mo, yun na yun. Okay? Committed ka doon, yun ang commitment mo. Pag sinabi mo, hindi ka absent. Pag sinabi mo, bibigay ka, tuloy-tuloy lang. Okay? Pag sinabi mo, isang meaning ka, gagawin mo yun. Sinabi mo, tatapat ka, mag-aaral ka, babasa ka. Okay? Mag-fellowship ka, no? Iiwasan mo yung mga. Lahat siya commitment. Okay? Lahat ng binding yourself. So parang picture mo, tinatali mo sarili mo. Diba? Ah, Sunday morning, alam mo, sa mga makikita. Ganun. Ang Sunday, ganyang oras, sigurado ka, nasa galata ka. Okay. Sana dapat, depende sa'yo, kung saan ka nag-commit. Kung hindi ka naman nag-commit, eh, hindi maasahan. Diba? Parang pwedeng nasa church, pwedeng hindi. Okay, so text na lang muna. Pero, yan, binding yourself. So, pwedeng intellectually is, emotionally, dedication yan. Sinabing dinedicate, para dito lang yan. May mga bata tayong dinedicate, si Jared, di ba? Dinedicate actually, magulang nila, dinedicate ng magulang nila, yung bata, but actually, ang ano nun is, talaga implication nun, sila nag-dedicate sa Diyos. Yung kanilang commitment pa sa kanilang anak na mapalaki nila ng salita ng Diyos, sa church. Okay? So, dedication. Consecrated. Kasi ang consecrated, talagang doon na lang siya. Devoted. Ganun din. Okay? Steadfast yung term na ginamit dyan. Okay? Be ye steadfast and movable. So, marked by firm determination and resolution. Talagang doon ka lang. Okay? Pag sinabi firm, matigas. Ito, matigas ito, no? Ano, may gulong eh. So, kung doon ka, ito, need to fix. Yun yung talagang fix ito. One. Fix. Not shakeable. Ito, shake-shake. Okay? Nakikita nyo ba yung... Kaya tinuko pa lang natin sa mga bagay-bagay para makita nyo yung pagdayan. Okay, for example, si... Sino ba? Ganyan. So, tapos din natin itong, alam po, itong first part lang. 1, 2, 3, 4. Na reasons for commitment. Okay? Sinabing reasons. Dahilan, bakit tayo kailangan mag-commit? Ba't kailangan mag-commitment? Diba? Hindi ko pwedeng ano na lang. Parang church. Pwede bang kailangan mo lang gusto? Ano ba yun? Hindi pwede. Anyway, pwede. Kasi ibig sabihin, hindi natin pinipilit. Pero, hindi magandang resulta. Di ba? Hindi, kahit sa bagay, ang pag sinabing may commitment kasi sa bagay, sa kasal, sa asawa mo, sa anak mo, tayo, mag-aaral na ba ako? Di ba? Hanggat maaari, hindi na tinatanong dahil na ng anak. Di ba? Mag-aaral ba ako this year? Pero isa kasi, di ba, medyo tapos, ganyan. Pero ngayon po, eh, libre na nga mag-aaral. Public, di ba? So, kukumit mo na lang, baon. Okay?
So yung anak mo, hindi na kong tatanong, Tay, next year ba, mapasok ba ako? Okay. Okay, naiintindihan niyo ba? Ano yung commitment? Ano yung commitment? Sinabi commitment, fix ka. Dahil sa bagay na to, sinasabi mo sa inyong tao na kumikit ka sa iyong trabaho, at anong mangyari. Pag hindi ka fix, umove ka. Okay? So, hindi dapat ganun, lalo sa mga bagay na importante. Gusto mo ba yung asawa mo? Mahal mo ba ako? Bukas, siguro. So. Ito ba yun? Hindi eh. Mahirap na, di ba? Matatay. Mag-aaral ba ako this year? Ewan ko, tingnan natin. Kakain ba ako mamaya? Hindi ka kasama. Ang pangit kung ganun, walang commitment. Okay? So, commitment sa atin ng Diyos ay fix. Ang tanong, tayo ba fix sa kanya? Sige, tanong talaga tayo. Matayo lang sa nagubago eh. So, na lang pag-usapan natin last week, bakit tayo dapat mag-commit? Dahil niligtas tayo, hindi mo kaligtasan natin. Hindi ka lang dapat mag-ganyan-ganyan pa, waiver ka pa sa Panginoon. Lilingkod ba ako? Mag-aaral ba ako? Atin ba ako? Niligtas ka na niya eh. Anak ang nga niya eh. Ginawa ka niyang anak. Inadopt ka sa anak ka. So, kahit siguro sa akin dito, siguro, ayun, wala tayo inadopt. Kasi ba, parang meron. Kasi Mike, meron. So, mapagpasalamat ka, di ba, sa nag-adopt sa'yo dapat. Hindi yung inadopt ka sa pamilya, tapos wala kang kailangan. Pero hindi rin nagbigtas sa atin. Pero, yung utang na loob na lang natin dapat. Amen? Mga anak, kung kaya ngayong araw-araw, di ba? Okay? Hindi nyo kailangan bayaran yung pagiging anak nyo. Pero, utang na loob, di ba? Mag-liquid din kayo sa Panginoon. Okay? Yung pangalawa, sabi dyan, because of our God and the Savior. Hindi ito basta-basta. Si Jesus na pinag-uusapan natin. And then, natapos din tayo sa Scripture. Kasi sinabi niya, sabi dito sa verse 4 and 5, yan ay reliable at sure ang Scripture. So, pwede ba tayo mag-commit kasi ganito? Sa ibang bagay, kaya sa ibang pabaho, kaya madalas wala yung commitment, ganyan-ganyan, yung ganyan, yung mga pamilya, yung mga asawa na boyfriend na alanganin, bakit? Kasi nagpapakiramdaman sila, di ba? Mahal ba ako nito? Hindi. Gano'n ka mahal? Hindi. Ganyan, di ba? Ganun din eh. Kaya ang hirap. Maraming tayo nakita ang ganyan. Di ba? Kakakawin nga lang. Hindi ko na kapwento lang. Pero ganun. Ang hirap ng mag-asawa na hindi alam kung ano yung commitment sa isa't isa. So, ganyan. Ang style dyan, tanungin mo. Ang problema, kung hindi niya alam, ang commitment, ano yun? Define commitment. Ang hirap ng mga doon. Dapat alam mo, alam niya. Commitment. Yung nagpakasal niya kami. Ceremony, di naman ano yun eh. Hindi naman yung biglaan lang yung kasal, yung may paghahanda, tatanungin mo siya, pakasalay mo ba ako? Maghahanda tayo, sinaimbita, may witness pa kayo na kayo nagpakasal. May pirmahan pa. Nasabihin mo, wala lang commitment yun. Siyempre, dapat nandun yung commitment. Kaya yun lang kakapublema sa mag-asawa. Ganun din siya sa atin, sa Panginoon. Siya, committed siya sa atin, tayo. Committed kaya tayo sa kanya. Sabi lang yung galing, committed daw yung muta. Sa halip na committed. So, ano kung ganyan, ha? Committed yung muna. Kasi, wala na nasa niyo. Kasi, marami yung inaaka yun. So, tayo yun, inaaka tayo. So, committed natin sa kanila. Kung gusto nila, sundin natin. Kung gusto nila, kung ano man yan. Pero dapat tayo mismo, may commitment ka rin, di ba? Matulad dito, maghahanda ako sa inyo ng sermon na maganda, madaling intindihin, meron pang ganyan, meron presentation pa, okay? Meron tayong place na maayos. Yun ang commitment ng church sa inyo. Ang commitment niya sa church, ano? Siyempre, yung matanda naman. Huwag mo naman, ano, injury niyo, pastor, di ba?
Huwag mo lang ma-enjoy ng Panginoon. Eh, linggo ngayon eh. So yun ang commitment natin. Unti-unti yan. Sabi dito, dahil reliable yung ating scripture, anong dahilan na hindi tayo mag-commit sa scripture? Nakakita niyo ba yun? Yung sa mag-asawa, kung committed siya, tapos ikaw, na ayang hindi mag-commit. Tama? So ang Panginoon ay committed sa atin, ang scripture ay sigurado, ba't hindi ko maging sigurado? Hindi ako sigurado kung ano. Kung mag-commit ako dyan. No commitment ha. Okay lang yung pag-ano. Binibintahan lang. Yung mga ganun. Binibintahan lang. Kung patent ka dito, no commitment. Kaya sabihin nila. Makinig ka lang. Binibintahan ka lang. So tama naman yun. Pero sa atin, kailangan commitment. Kasi kahit sa klase, kahit sa school, sabi mo, mag-aaral ka. Hindi ako sure kung matapos ko ito. Alam mo pwede. Right? And then, because of those who has gone before us, ibig sabihin ito, ang dami na po nagtapat sa atin. I mean, before tayo, sabi mo, hirap na akong mag-attend ng church. Paniwala ka, pag inarap yung history ng Christianity, ng mga churches, hindi lang tayong church, marami dyan. Nagtatapat sila, dun sa church nila, atin sila dun. Kasi walang lumago spiritual ng isang taon lang. Walang ganun. Sabi nga nila, service in the Christian ministry is not measured in days or years, it's measured in decades. Ganong katagal. Kasi marami pong ano dyan, mga pengi dyan. Mga isa, dalawang taon, naalis ka yan. Naisip na, hindi pala, mayroon pala yan, hindi ko kaya yan, hindi pala ganun yung gusto ko. Yung parang problema mo, gusto mo inahanap mo, hindi mo makikita dito yun. Tama yun, ang inahanap mo, kung ang gusto mong makita, kalooban ng Diyos, huwag mong hanapin yung sarili mong pagustuhan. Hindi yan ang gusto kong church. Hindi ganyan. Wala sala yan sa face ko. Ang Diyos ang nagbibigay nun. At habang yung mga decision natin ay bakit ako dito ng church? Bakit ako dito? Bakit 3 times a week ako? Bakit 2 times a week lang? Kanya-kanya tayo ng decision. At kanya-kanya lang tayo ng reward. Mahirap ang sabi ng reward. Kanya-kanya lang tayo ng growth. Hindi lahat ay lalago ng pare-pareho. Parang halaman niya. Sabi nung isang halaman, ako once a week mo lang akong diligan. Diba ito, mamamatay yun. Kung medyo matibay-tibay, siguro, buhay, pero bansok yun, sigurado. Maraming Kristiyano, mga spiritual na bansok. So, hindi na pa kailangan ganun. Pwede, gusto lang just lumago ka eh. Pero may konting commitment ka rin. No? At least pag-attend, makinig. Yan, dito ka na rin lang, makinig ka na. Huwag yung iba-iba iniisip mo. Okay, paulit-ulit tayo ito. Diba? Kasi yun talaga yun eh. So, kaya marami na nagtapat. Isipin mo na lang, ganito. Pag na ito, ang hirap mo ito. Ang oras mo ito, tingin ka na tingin sa relos. Eh. Tagal pa, makumpisa pa lang. Ang hirap! Nagiriklamo ka na sa isis mo. Kung hindi ka na, hindi ka na papaluin eh, walis ka na. Diba? Yung maniwala kayo, daming early days ng Christianity, mas mahirap mag-church. Bakit? Napatay sila eh. Nagtatago sila nun. Kaya yung pag talagang umatid ka nun, talagang matindi yun. Okay? So, isipin natin, marami na nagsakripisyo. Kaya maganda yan, ha? Before actually, kahit sa Bible, may mga example tayo, di ba? Basahin mo yung Bible, ma-inspire ka. Sina Paul, ilang beses na gulpe, di ba? Sina Peter, ilang beses na kulong. Si Jude, nakapatay. Okay? Ito eh, imagine mo na lang, ikaw yung kamag-anak nun. Di ba? Jesus mismo, pinahirapan. Di ba? So, dapat ma-inspire tayo sa mga nag-galing niya na nila yan eh. At kung nahihirapan ka, nahihirapan din sila, masalamat na lang tayo. At tayo ay nabibilang mga anak ng Diyos. Okay? So number 5, mga dahilan. Bakit ang dahil sa biyaya ng Diyos? Ibig sabihin ito, hindi mo kailangan mangamba na baka di ako umabot. Hindi, biyaya ng Diyos mag-extend yan. Hindi mo kailangan, ayoko mag-commit kasi baka kung hindi, matupad yung commitment ko. Kunwari, kahit siya sa bibigay, kahit sa attendance, ganun din. Ayoko magkasabi sa akin. Isipin yung mga sabi sa'yo. Isipin mo na lang, matupad mo yung
commitment na nga eh, dahil para sa Panginoon, para sa sino, di ba? So, andyan ang biyaya ng Diyos niyo, pag sa mga time na, parang ako, kulang na yung mamasahe ko. Napunta ka ba ako? Diba? Isipin mo yung grace of God, sabi niya sa verse 10. Okay? Sabi dyan, ay, but the grace of God, I am what I am. Diba? Ang tinutukoy ni Paul dyan, talaga kasi marami siyang accomplishment eh. Pero hindi yun dahil magaling siya, sabi niya, by the grace of God. Dahil lang sa biyaya ng Diyos yun. At kung si Paul ay binigyan ng biyaya, tayo din. Pwede tayo mag-mature ng ganyan, spiritually. Kung isipin na yun, ano lang ako, bata lang ako. Ngayon, wala kang alam, ngayon. Pero unti-unti yan, pag nag-commit ka, maniwala ka. Maniwala ka. Pwede yan. Maintindihan mo yan. Mga bata, naiintindihan niyo salita ng Diyos. Ano pa kasi yun? At isa pa dyan, sabi dyan na sa verse 10 pa rin, sabi dyan, but by the grace of God, I am what I am. By His grace which was bestowed upon me. Okay? Sinabi yung bestowed, ano yan? Binigay. Okay? At hindi lang basta binigay, kasi pwede ibigay, kasi tinutukan mo eh. Makaya. So, hindi ganun. Pag sinabi yung bestowed, talagang inaalayan sa'yo ng may dahilan. Bakit tayo binigyan ng biyaya ng Diyos? Maraming bagay. Una, yung summary ng ating buhay, di ba? Maligtas tayo, pagligtas tayo, magbigay ng puri sa Kanya. Okay? Maligtas ng mga tao sa pagkita natin ministry at itong mga tao na to, syempre, ma-disciple. Para sa ma-disciple? Para maligtas yung mga magbigay ng kapurihan sa Diyos. Maraming, itong mga tayo lang. Maraming, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano lang ba? 10. 11 kids. So sa 11 kids na to, pag isa lang dyan ay... Okay, kung yung 10 dyan ay naging matagumpay sa buhay. Pag sinabi ko matagumpay sa buhay, hindi ko lang hindi yung yaman. Ha? Ibig sabihin, naglilingkod sa Diyos, nagpatuloy. At syempre, maayos ang buhay yan. Diba? Hindi yung sasala ng pagkain. Hindi gano'n. Maayos ang buhay na naglilingkod sa Diyos. So, success na nga yun. Isa yun sa ating mga layunin, ang goals natin. Ayaw natin na isa dyan, ma-unclaim. Siyempre, hindi agad masasave yan. Pero yung iba dyan ay, at least hindi maging reprobate, di ba? Okay, dito meron si ano, nabalitaan, si Aiden. Bakit naman kay si Aiden? Nag-vlog. So, mga ganun. Ang pangit naman nun, di ba? So, hindi natin gusto mangyari sa atin. So, in that way even, ay ang Diyos ay nalulunghati, nag-glorify, okay? No honor. E sabi dito, bakit ka magpukumit? Binigyan ka na nga eh. Di ba? Binigay sa yung Diyos, talang grace. Binigay lang sa'yo. So, bakit ka hindi magpukumit again? Di ba? Lahat tayo ito may binigay sa atin ng Diyos. Matami. So sa akin personally, hindi lang sa material, pero yung training ko sa church, hindi yung basta-basta. Hindi lahat tumatagal, marami kaming alam na gano'n. Yung bandang una, si Jassy, tapos bandang huli, no wonder na. Hey, ako na sa church. Ano nang dahilan sa una lang yan, nag-upis siya sa may bisita ko, unari. Kung may bisita nga, hindi, dali mo sa church. Bisita. Bisita natin din pare-pareho. So, may gagawin ako sa kanya. I-delay mo or gawin mo na mas maaga. May paraan. Amen? Amen. And then, His grand resurrection. Parang gano'n sa kaligtasan natin. Matindi yung kanyang resurrection. Nakita niya sa, actually, 1 Corinthians 15 is about resurrection. Magtinihan niya yan. Yan ang talagang dinescribe ang resurrection, yung mga challenge against resurrection, kaya pinaliwanag ni Paul, ito ay totoo. Okay? At para saan siya ibinuhay magmuli, okay? Para sa atin, maintindihan natin. At tayo, ganun din ang mangyayari sa atin. Pag, kahit anong pang hopelessness natin dito, bubuhayin tayo magmuli, mamatay ka man. Ha? Bubuhayin ka ulit, sa langit ka pupunta. So, madi-discourage ka ba nun? Hindi na dapat. Kaya, 1 Corinthians 15, napakalo sa resurrection. Then, guaranteed reward. Ito yung binasa natin text. Sabi doon, it is not in vain. Ano yung vain? Ang sinabing vain is baliwala or walang kwenta.
Kaya sa sinabi dyan, naalala ko tali Stephen, naalala sa mga Stephen. Pag meron siya gusto, sumusunod siya sa utos. Ay, hindi pala Stephen yun. Basta kumali na lang, nung bata. Yung mga bata, gano'n eh, gusto may kapalit. Sunod ako, pero, yan. Sinabi, ay, wala namang reward, sumunod ako. Limang araw akong sumunod. Nag-behave ako. Ay, wala akong reward. Sabi ko, ay, wali, wala. Di ba nakaka-discourage yun, di ba? Yung malakali, wala. Ay, nagtrabaho ako, hindi ako sumildo. Siyempre, hindi ka napasok. Hindi ako na-appreciate. Pero alam nyo ba, sa pananapasok, sa church, sa pag-iling consensus, hindi ka dapat ganun. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Okay, tama lang na dapat talaga may kapalit. Pero minsan kasi, tignan mo na, parang tayo naglilingkod, parang tayo nahihirapan, okay, tapos yung mga bago, yun ang inaalalayan natin. Yan yung mga expected na sa'yo na pangunod ka na eh. So minsan hindi ka na, ha? Hindi ka na nababati ba? Ito, salamat kapatid, at ginawa mo to, ganyan, isa-isahin pa. Hulang, pastor, hulang. Hinanapan mo. Hindi na, di ba? Ano sinasabi dito, hindi in vain. Kahit malimutan niya ng ibang tao, hindi makakalimutan ng Diyos yan. Amen? Amen. Kasi yung marina, yung maganda sa discord natin eh. Ba't pa tayo mag-ano? Ligtas na pala tayo. Kasi maraming rewards. At yung iba dun wala. Yung iba konti, yung iba marami. At napaganda ng rewards sa langit. Okay? Kasi sinasabi dito, sinisigurado niya ulit. Diyan ba kayo sa 15:58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Bakit? For as much as you know, that your labor is not in vain. Yung mga pinagpapamagal nyo, hindi yan mapapawalang bahala. Okay? Mababaliwala. Hindi yung mababaliwala, lahat yan, nakalista yan. Nakalista sa langit yan. At ang maganda nito, kasi ganito, yung iba, kunwari, may mga churches na napakalaki. Yung sabi ba nun, yung pastor ay napakagaling, siya may nagtatapat. Malamang sa hindi, oo. Kung hindi din lagi. Again, maraming tinatawag na gimmicks sa church. Kaya maraming tao, yung ginagawa silang gimmick na tinatawag. So kung ano yung gusto ng tao, yun yung magbibigay, magdang muli, sino masusunod? Yung salita ba ng Diyos o yung tao? Yung tao na kasi hindi nga pinagbigyan mo eh. Yung katuwiran nila ang iyong sinunod. So dapat sa Diyos, hindi ganun, baliktad. Tayo pare-pareho, naalam natin sa lita na yung pala dapat. Eh kaso ang hirap doon, basta doon. Hindi sige, huwag natin gawin. Hindi, unti-unti natin gawin, okay? Pag mahirap, may paraan. Hindi natin kailangan biglayin, amen? Yes. Wala itong mga batang to, tinutuwa natin yung sa magbigay. Okay? Mahirap nung ano ko, hindi nang ano ko yun. Pero kung nahihirapan ka sa maliit, sa malaki, mahirapan ka lalo. Ilan yung hirap prinsipyo dyan, okay? So, punta na tayo sa second place. Ah, sa second point. Or actually, dalawa lang naman to. Kanina, reasons for commitment. Ang dami ating dahilan, di ba? Bakit dapat tayo mag-commit? Sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng kanyang regalo, gusto mo ng resurrection, at hindi ang kanyang resurrection, yung reward, guaranteed yun. Sabi niya sa Panginoon, sa kanyang salita, yun pa, lahat na. Yung mga before us, yung guaranteed yung mga nauna sa atin. Yan, bukod sa Bible pati, maganda magbasa rin kayo ng mga about yung mga martyrs, yung mga ganun. Pero actually, nasa Bible din na yun. Pero yung iba dyan, nakaka-inspire yung mga ginawa nila yung Middle Ages. Sa pinapatay sila, yung mga Catholic, yung mga Protestant. Patuloy lang. Kaya tayo may Baptist churches ngayon dahil sa kanila. Okay? So ngayon, saan tayo magpukumit? Yung tanong, okay, kumpinsito na ako, pastor. Sige, magpukumit na ako. Dami mo dahilan, gano'n yun. Walo. Ano ba yan? Walo. Aba, walo. Sige po, kumpinsito na ako. Saan ako magpukumit ngayon? Saan ako maglilingkod? At saan ako magpukumit? Sabihin, yung talagang idadaan ko yung aking buhay, ang aking oras, aking isip, aking labor, ano man yan. Minsan, aaral, nakakahirap din. Sabi dyan, obviously, sabi dyan, sa 15:58,
always in abounding in the work of the Lord. Doon tayo mag-commit. Diba? Kasi pwede ka mag-commit sa yung work. Uy, ako, committed ako sa work ko. Kaso, mababaw yun kasi pang sarili mo lang. Tsaka doon sa, hindi, kung ano lang smart sa kumpanya, ay sa company. Sa mundo, sa community. Hindi lang sa pagbibigay kasi para maganda ang ating service, di ba? Tama yun. Pero still, makitid pa rin yun. Hindi sa buong bansa yun eh. Pero sa, ano lang, sa telecommunications lang. Hindi sa pagkain, hindi sa, ano ba na, doon marami nagagawa ang telecommunications. Kaya sabi dito, mas higit na dapat na kung saan tayo mag-commit ay sa gawain ng Diyos. Kasi anong mabawa ng Diyos? Sabi niya, nung nasa lupa siya, my meat is this, that, ano sinabi niya? To do the work of the Lord. Yan pala yung sinabi niya, di ba? Pero ano yung sinabi niya doon? Ano may ginagawa niya? Yan. And Jesus said, then my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So, anong context nito? John 4, alam na natin. Diba? The woman in the well. So, kasi nga, gutom na yung mga tao, mga disimula yan, nagamang pagkain. Siya nakikipag-uusap pa sa tao. Diba? Kasi nga, sinisira niya ng word of God. Sabi mo, anong ginagawa ni Jesus? Ayan. Kaya sinabi niya to, ang trabaho ko at ang ginagawa ko ay gawin yung pinapagawa sa akin. Sa context, may kita natin. So, winning. Okay? And obviously, that is the work of the Lord. So, ngayon, isa-isahin natin from the Bible mismo. Actually, sinerge ko lang yan, yung work of the Lord, or work of God. Ito yung pinakita sa atin sa Exodus 14. 14:31. Tama nga kayo dito na napaganda ng consistent ng Bible. Ano ang gusto ng Diyos? Ano yung work of the Lord? Ano yung gusto niyang ginagawa niya? Siyempre, tulungan natin siya doon. At magtagumpay yun. Exodus 14. Tapos kaya natin. No? Nasa Exodus kasi si Stephen. 14. Umpisahan natin sa... Anyway, oh, patatusok na yung chapter. Last na yung chapter. Last na verse. Chapter, ang title niya, Pharaoh's Army Destroyed. So, ano nangyari dyan? Yung tinabunan yung... Sino tinabunan? Yung... Yeah, mga Egyptian, di ba, chariot? Sabi dito, and Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. So, ano yun? Siyempre, nilunod. Di ba? Pero sabi dito, ano nangyari? Dahil nilunod ng Diyos yung mga Egyptian at ang pangako ng Diyos, ilalabas sila at hindi sila mamatay, di ba? Kaya nung ginawa ng Diyos, yung hinati yung Red Sea at sila yung nakaligtas at yung mga humahabol sa kanila na sa tawid din, na pag inabutan sila, napatay sila pare-pareho. Di ba? Ninunod ng Diyos ngayon. Kaya sinabi dito, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. So, isa sa mga ginagawa ng Panginoon na dapat natin siyang mag-serve tayo sa kanya is to make people believe in Him. So, napakahirap. Alam niyo yan, mga tayo. No? Ang tao ay iba-iba ang tao. Diba? So, the fact na gusto mong paniwalain siya sa isang bagay na isang kamangamang na kapag nasalita ng Diyos, di ba? Ang hirap minsan yan. Sabi niya, meron kami ang kanyang religion. Buti mo lang, dalawa lang magpipilihan lang, Muslim, Jacob's Charity. Hindi. Christianity mismo, hati-hati. At binabulyan ng mga kalaban. No? Kaya sabi dito, trabaho natin na paniwalain ng ibang tao. At minsan, talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Sa case ni Moses, anong ginawa ni Moses? Siyempre, niligay yung tao. Pero kung hindi hinatid ng Diyos yung Red Sea, di ba? Mahihirapan siya. Nabaniwala yung ibang tao sa kanya. Pero actually, nung una pa lang, nahiniwala na sa kanya. Pero again, ganyan, di ba? So ngayon tayo as a church, anong dapat natin gawin? Dapat suporta tayo. Suporta tayo sa gawain ng Diyos dahil gusto mo gusto nyo gawin. Ganun pala tayong tao sa kanya. Bakit? Ba't na gusto mo lang pala tayong mga tao sa kanya? Wala lang, gusto lang niya. Ganun ba? Parang tayo? Gusto mo maniwala kayo sa akin lahat? Ano ba mangyayari pag ganun pala tayo sa kanya yung mga tao? Maliligtas sila.
Okay? At marami pang iba kasama yun. Package din yun. Doon yung iba dyan, kapalagyan yun natin, rewards. Yung iba, ligtas, pero konti yung rewards. Pero ang gawain nyo, sinasabi dito, the work of the Lord is to make people believe in Him. So, kailangan mag-commit tayo doon. Ibig sabihin ito, kunwari, ganito, ito, nabanggit na yung Brother James kanina, sa US, yung napakagandang sama ng mga fundamental Baptist doon na talaga nagtatapat sa salita ng Diyos, sinusubok sila ngayon. No? Sinusubok sila ngayon. So, anong nangyari sa kanila, yung pastor nila, hindi malamang magkakataon, dami asawa na, may anak naman, so, parang ano daw, umatol daw sa, ano, ewan ko, siguro, talagang iba eh. Kung ano nangyari doon, so, yun, yung mga tao, ano mangyayari? Yung sa YouTube talaga yung mga 80s, natuwa-tuwa, inaasal eh. So, nangyayari dito, ano mangyayari? Yung mga dapat manampalataya sa Diyos, yung iba doon, na-shake. Yung iba naniniwala na, masishake. Yung mga hindi naniniwala, lalong hindi maniniwala. Nakita niyo yun? Kasi sabi dito, to make people believe on Him, anong dapat aking gawin? May dapat suportahan yung gawain. Pag-pray for your pastor, no, lahat ng gagawin natin dito, kailangan maayos, alam natin ibang tao, yung inaakay natin dito, medyo, alam nga, maatayin ba dyan, magmumabalo ko siya, no? Higahanap ng ano, yung ano-ano, aircon, na gusto nyo na lahat friendly, o yun, pwede mo gawin yun, no? Pwede mo maging friendly, pwede ko silang kaibiganin. Diba? Pwede ko silang akayin sa Panginoon, yung sinasabi nito. So that they will believe. Okay? So again, gawain ng Panginoon yun, pero pwede tayo mag-aid dun. Actually, pwede tayo. Hindi tayo makasira. Diba? Katulad niyo, yung pastor, malalaglag. Diba? Hindi na lang, i-maintain mo na lang eh. Ang ginagawa mong tama eh. Eh, nalaglag pa sa kulay. Okay? So, na. Nakulay ito. Ayan. 34:10. Exodus pa rin tayo. Next. What is the work of the Lord? Na dapat tayo mag-umit. Exodus 14. Exodus 34. Sorry. Exodus 34. Verse 10, nakalagay dyan, di ba? Pagbasahin natin from... Okay, sige, sabi niya sa 10. And he said, Behold, I make a covenant before all thy people, and I will do marvels that is not have been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the word of the Lord. Okay? And it is a terrible thing that I will do with thee. Okay, so anong gagawin niya? Sabi niya, di ba? The work of the Lord. Ano yung gagawin niya? Dali, tingnan natin sa, ano, sa bandang, sa 11. Okay? Observe thou that which I command thee this day. Anong gagawin niya? Behold, I drive out before thee the Amorite and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. So, yung mga yan ay mga tao yan. At kung hindi nyo pa alam yung kwento, bago nila inherit yung land, nakipagdigma sila doon para makapasok sila doon. Again, hindi yung tama sa lahat ng situation. Ay, lagi yung sabihin ng iba, eh, mga Israel na yan. Kaya yung US niya, kaya rin ka ng land dyan. Mga murder yan, di ba? So, in a way, mali yun. Pero in this case kasi, mali lang sa Bible, kaya sila pinagpapatay ng Diyos dahil sila ay wicked people. Talagang wicked. Lahat ng wickedness, hindi, ano, lahat yan wickedness. So, yun ang parusa ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ni number 2, in driving out the heathen out of the way. So, sa atin, kailangan natin minsan gawin yan. Hindi tayo mapatay, ha? Obviously, sa panahon natin, binigyan tayo ng kayapaan ng Diyos. At least sa ganitong sitwasyon na may kapayapaan, at least outwardly. Pero ano yung pwede natin gawin para yung mga hidden ngayon mapalabas? Paano? So ngayon, marami yung nagtuturo ng mali. Ano nagawin natin? Laban na natin. Yun ang totoo. Basta magiging, ay, ayokong makipag-ano, makipag-talo. Nabanggit ko na last time, sabi siya, ang harsh po naman, sabi mo kami, mali. Kaya huwag kang maano doon kasi talagang ganun eh. Diba? Pero pinapakiramdam mo ko din.
masinahati yan, no? Nakakatalik na yun, di ba? So, sino na yung nakakamdam? No, mali talaga eh. Basta na eh. Sino yung nagsasabi? Kahit sa amin po, sa Bible study, ang daming, ay ano doon, para yung mga, hanggang ngayon niya, yung mga influence ng demonyo, yun. Ang mga Pentecostal nga rin, ganyan. Mga nagtatangs, speaking in tongues. Bago mo maalis yung maling paniniwala sa kanila, yung labanan nyo, hindi yung basta-basta. Pinag-aaralan, pinapanalangin, at minsan kailangan mo talaga i-pansinabi yun, drive away. Nung katulad ito, talagang sa kanila, physical eh. Kung sa amin, minsan meron kami doon, hindi ka pwede dito. Ay, ganun. Sa atin dito, hindi pwede lahat. Okay, sabi nga sa iyo, pag meron dyan bading, obvious na obvious, kapalda, no? Pupunta dito, hindi ka pwede dito. Naka-makeup ka pa. Okay? Hindi pwede dito. Okay, so may mga ganun pagkakataon na yung kailangan natin drive out. Dahil sabi doon, that is, masama ba tayo pag ginawa natin? It is the work of the Lord. Yan, di ba? Masa nyo ba? Doubt our chances at 10. The work of the Lord. Okay? For it is a terrible thing that I will do it with thee. Okay? Ano yung terrible thing na yun? Yung papatayin ng mga hidden. Okay? So, next is Isaiah 5. Medyo mahaba ito. Yung kwenta sa Isaiah again is itong mga Israelite ay hindi lahat, pero karamihan sa kanila ay karamihan sa kanila ay hindi na nagtatapat sa Diyos. Hindi na naniniwala. Okay? Kinakalaban ng Diyos, ang libro ng Diyos. Ito sabi sa kanya, kinumpara yung Israel sa isang vineyard. Okay? So, dito siya sa bandang, dito sa Isaiah 5. Ayan, sa 5:1, sabi dyan na, now will I sing to my well-beloved the song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved hath a vineyard in a very fruitful hill. So yung vineyard na yun, ano kaya yun? So sabi niya dyan, binakuran ko, sa ito mong tinanim ko, at talagang napakaganda ng pagkakatanim ko, yung pinakamagandang buto, yun ang tinanim ko. Pero bandang muli, sabi niya sa 3, and now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. Okay? So yung vineyard, sila mismo yun, kasi yun, dinilig niya na eh. Anong ginawa ng Diyos sa Israel? Diba, binigyan niya na lahat. Binigyan sila ng mga lingkod ng Diyos, na napakagaling, katulad ni Moses, no, napaka-humble, napaka-maka-Diyos, napaka-galing, matalino, magaling mag-judge. So yung sabihin, binigyan niya sa kanila, yung scripture business, sa kanila binigay, yung history nila, ang ganda nun, yung mga pinagtagumpayan nila sa battles, binigyan niya sa kanila. Pero sabi niya, sa 5, sabi niya, And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. So, anong gagawin niya sa Israel? Sa vineyard na inalagaan, hanggang tumubo. Ano sabi niya, anong gagawin ko? Dito sa verse 10, 12. And the harp and the viol and tablet and pipe and wine are in their feast, but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of His hands. Okay? So, ibig sabihin ito, yung mga tao na binaniwala yung pag-aalaga, pag-aaruga ng Diyos sa Israel, ano na gawin niya? So, alisin nila siya doon. Anong kinalaman ngayon sa mga Kristiyano? So, obviously, tayo din ngayon yung vineyard niya. Di ba? Alala niyo, sabi niya, I am the vine, thou art the branches. So, ngayon, parang yung church, ganun pa rin. Vineyard pa rin tayo na tumutubo tayo kung wala tayong mga gawa kung hindi dahil sa Panginoon. Ngayon, kung tumutubo na ito, huwag mo sirain. Diba yung sabi niya eh? So, huwag mo sirain. So, pag yung mga bata, medyo maingay. Nakakasira, di ba? Kasi siyempre, bata eh. Tinutuluan natin. Okay? Parang ko, malaki-laki na. Parang si Jana. No? So, ano yung alam mo sa palagay mo nakakasira sa church na pwede mo magawa na sana hindi mo gawin? Ayan, di ba? Isa yan, no? Susunod ka ng ganyan, di ba? Spiritual na yun. Nagkaway pa ba? Oh, punta ka sa church, kasamda ako sa Diyos. Tapos ang makikita sa'yo, ang makikita dito, yung mga ladies natin. Di ba? Hindi pa naman kayo makakain masyado. Pero mag-effort naman kayo, di ba?
Sa Israel, yung tatay ang dapat mag-ano dyan. Sabi sa Bible, ngayon, nahihina kasi yung mga tatay. Pero sa Bible, pag sinabi ang tatay, yun yun. Bumalik ka doon, bihis ka ng iba. Huwag kayong mag-ano sa tatay nyo. Kakapatay niya yan. Okay? Ano pa? Si Jamie. Ano yung pwede mong magawa na hindi mo dapat gawin na makakasira sa vineyard?